Jesus is coming again program. Jesus is coming again program. Isang programa sa radyo na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasan handog ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is coming again program. Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is coming again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa radyo, Evangelist Cesar Diaz Disson Jr. Sa ating Jesus is coming again program. Comes through the gate. No language my rapture can tell. I know that the light of His presence with me doth continually dwell. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, how I love to proclaim it, His child and forever I am. Redeemer, I think of Him all the day long. I sing, for I cannot be silent. His love is the theme of my song. His love is the theme of my song. His love is the theme of my song. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the your faith into one
of hands. One pair of hands healed the sick. One pair of hands raised the dead. One pair of hands calmed the raging storm. And thousands of people were fed. One pair of hands said, I love you. And those hands were nailed to a tree. Oh, those hands are so strong. So when life goes wrong, put your faith into one pair of hands. Those hands are so strong. So when life goes wrong, put your faith into one pair of hands. Jesus is coming again program. Jesus is coming again program. Isang programa sa radyo na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasang handog ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is coming again program. Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is coming again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa radyo, Evangelist Cesar Diaz Disson Jr. Sa ating Jesus is coming again program. Comes through the gate. Magandang araw sa inyong lahat, mahal kong makaibigan. Salamat sa panibagong araw at pag-asa na pinagkaloob sa atin ng dakilang Panginoon. Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi. Saan man po kayo madatnan, anong oras o pagkakataon panahon? Sa ating pong programa, kayo pong lahat ay aming binabati. Ang ating mga kapatid sa Malaysia, sa Thailand, sa Taiwan, Singapore, Korea, Sabah, Malaysia. Mga kapatiran natin sa England, sa Italy, sa Portugal, Switzerland, sa Pakistan, Russia, sa Alabama, South North Africa. Kahit pa po mga kapatid, dyan sa dako po ng larating sa Zimbabwe, Sudan. Magandang gabi at pakikinig po sa inyong lahat. Napakaganda po ng ating topic ngayon mga kapatid sapagkat pag-uusapan po natin ang patungkol sa prophecy at katanungan ng isang binabaybastadian ng dating daan. Magandang pag-uusapan po ito. Namahal ko mga kapatid at mga kaibigan, maya-maya live din po tayo sa atin pong pag-aralan natin Ministry with Johnson Amikand and Brother Richard Thompson. Kasama po ninyo inyong kaibigan, Evangelist Dizon. Ang Diyos magpala sa ating lahat. Sa aking mahal na ina na nakikinig ngayon, sa aking mga biyanan, sa aking mahal na asawa, ang Diyos magpala po sa inyong lahat. Sa buong Puerto Princesa at buong lalawigan, at lahat po na magagawa sa Luzon, Visayas at Mindanao.
Sa muli tayo lumapit sa Panginoon, mga kapatid, sa pamagitan ng isang pagbungad na pananalangin. Dakila naming Diyos na nasa langit, salamat ng marami sa inyong mayamang pag-ibig. Patnubay pagpapala, kabutihan at kagandang loob. Purihin kayo, Ama. Kaya aming Diyos, aming minamahal na Diyos, magpakailan-kailanman, pinupuri ang inyong dakilang pangalan. Pagpalain po kami sa pag-aaral. Salamat ng marami. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating special number, mga kapatid, ay pagkakaloob ng isang anak ng pastor na ating pong mahal na kaibigan, si Pastor Jared De Vera, at ang aawitin ng kanyang anak na si Randall De Vera sa iyong mga yapak. Yan po ang awitin na ating mapapakinggan, mahal kong mga kapatid. Palaksan mo nga yung electric pa natin. Bakit parang init? RDV Prod. Landas na kay titik sa iyo'y inilaan, bawat hakbang nito'y dus at hirap ang ilangan. Sa kaloob ng Ama'y nagpasakop kang ganap, buhay mo, O Jesus, ang siyang alay na sapat. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa kinais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit tigib ng luha ang nilakaran mong landas, pasakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Kay hirap mang gawin, kalooban mo'y tupdin, pinili kong sundan bukas ng iyong sa iyo kailanpaman. Maglilingkod sa iyo, Panginoon, hanggang wakas. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa kinais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit tigib ng luha ang nilakaran mong landas, pasakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan.
bawat lakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit igib ng luha ang nilakaran mong landas, pasakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Maraming salamat, Randall, sa napakagandang awitin na ipinagkaloob mo para sa Panginoon. Mahal ko mapatid, tayo po'y dadako sa atin pong katanungan. Ito po ang atin pong ibigay na kunting announcement muna para po sa atin pong kaalaman, karagdagang kaalaman at tayo din po naman sa mga bago marahil. Huwag niyo pong kalimutan, at least mag-invite po kayo ng isa hanggang dalawa na makikinig bago, ano, kumari, bago sa atin pong programa. Mag-share watch party na po tayo, mga kapatid. Mag-likes at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Jesus is Coming Again Ministry. Quiz on the air, share. Watch party prayer request, ipadala po sa Jesus is Coming Again Ministry Facebook account. At sa gusto pong magbigay ng inyo pong katanungan, suggestion, prayer request, katanungan, pwede nyo pong isend dito sa 0926107171. Pero kung maaari po, mga kapatid, kung kayo po ay mayroong mga katanungan, isend na lang po ninyo agad sa akin pong Facebook account. Diyan po sa ibaba, makikita nyo po ang aking Facebook account at yan po ay direkta kong matatanggap. Kung magkakaroon ka ng katanungan, ilagay niyo po ang inyong pangalan at lugar at ang inyong pong mga katanungan. Ang katanungan po ay patungkol sa Chapter 24, Christ Ministry of the Heavenly Sanctuary, na siya pong Seventh-day Adventist Fundamental Beliefs number 24. At ang katanungan ay ito. Evangelist Dizon, maraming salamat sa pag-discuss po ninyo. Tunay na napakalinaw, salamat at madami akong natutunan. Natutuwa po ako, hindi man ako SDA, pero gusto kong matuto kung ano ang ibig sabihin ng Daniel 9:24. Pitong pong sanlinggo ang ipinagawa sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalansang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan nang walang hanggang katuwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panguhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. Nangyari na po ba ito o mangyayari pa? Ano po ba ang ibig sabihin po nito? God bless you, Pastor. Brother Adrian Mabida. Walang lugar, no? Alright. Ang inyo pong katanungan, kapatid, ay nasakop po yan sa Daniel 8:14 na the longest prophecy in the Bible. Yan po ang ating bibigyang pansin, kaibigan. Ang Daniel 9:24, pito pong sanlinggo, 70 weeks, yan po ay sakop doon sa 2,300 days, the longest prophecy in the Bible. Kung ano ang mga pangyayari, yan po ang ating pag-aaralan. Ito po yon. The cleansing of the sanctuary represents the final judgment. Actually po, kung atin pong bigyang pansin, ito pong tinatawag natin na sanctuaryo, ito po ay patungkol sa tinatawag nating paghahatol ng dakilang Diyos. Dito rin po ating malalaman kung ano ang kalooban ng Diyos
at kung paano kontrol ng Diyos ang bawat himaymay na mga pangyayari ng sanglibutan. Para po maintindihan nyo ng gusto ang Daniel 9 verse 24, akin na pong i-discuss sa inyo, palibasa ay siguro nga naman, bago lang po kayo nakapakinig ng ating programa, at gusto ko po na inyo pong maunawaan ito ng lubos sapagkat napakahalaga po, mga kapatid, ang bagay ito kasi prophecy ito. Malimit sa mga tao, lalo tigit sa mga protestante, mga kapatid, ang kanila pong mga dinidiscuss lamang ay patungkol sa tinatawag nating malimit, ha? Biyaya, pananampalataya, love to God, love to man, which is maganda po yun. Kailang ang Biblia ay hindi po pinaluluoban ng gayon lamang. Marami pong diskusyon sa Biblia na kung saan ito, mahal kong mga kapatid, ay patungkol sa tinatawag nating maraming hula o propesya. Kung inyo pong papansinin, mga kapatid, isa dito ay itong katanungan ng Daniel 9 verse 24. The Lord's way is in the sanctuary. Ibig sabihin lang, mahal kong mga kapatid, ang Biblia ay nagsasabi sa atin na mahalagang mapag-aralan natin ang patungkol sa sanktuaryo. Lalo tigit, pag-uusapan po dito ang determination. When are you going to? Determines our eternity or eternal destiny. Isang panahon noon, si Daniel ay nagkaroon ng isang pangitain. Nang lupaypay siya at nagkasakit ng ilang araw. Hindi niya kasi maintindihan ang pangitain. Katulad ng hindi rin po ninyo naintindihan, Brother Adrian. Ang akin pong ginagawa ngayon ay ikinukwento ko sa inyo ang pangyayari kung ano ang sinasabi, kasi ang Daniel 7, 8 at saka 9, related po ito sila, magkadugtong po ang kasaysayan nito. Sa verse 27, ang sabi, ako'y natigilan sa pangitain, ngunit walang nakakaunawa. Siya mismo walang nakakaunawa. Ito po, pakinggan nyo. Ipinadala ng dakilang Diyos si Anghel Gabriel upang ipaunawa kay Daniel ang kahulugan ng pangitain. Daniel 9, 21 and 22. Samantalang ako'y nagsasalita sa panalangin, ang lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain ng una, kanya akong tinuruan at nakipagsalitaan sa akin at nagsabi, O, Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at kaunawaan. Talatang 17, talastasin mo, o anak ng tao, sapagkat ang pangitain ay ukol sa panahon ng kawakasan. Na dito po ako interesado, kapatid. Kasama kaya ang COVID-19 dito? Ang sabi po ng anghel na si Gabriel, na ang mga pangyayaring ito ay patungkol sa mga pangyayari, sa mga mangyayari sa huling mga araw o sa huling panahon. Dito ating makikita, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, na sinasabi sa atin patungkol sa kawakasan. So ito po palang ating pag-uusapan, mga kapatid, ay patungkol sa tinatawag nating kawakasan. Kasama ba ang ating panahon ngayon? Kasama ba ang bukas, sunod na linggo, buwan, mga taon o panghinaharap? Ang sagot, yes. Now, ano po ang sinasabi sa atin sa pangitaing pong ito? Ang Biblia ay malinaw na nagsasabi sa atin na ito pong pangitain ni Propeta Daniel ay patungkol, mahal kong mga kapatid, sa inyo at sa aking paruroonan. So tingnan nyo, ha, hindi naunawa ni Daniel ang pangitain, dumating si Anghel Gabriel para ipaunawa ang pangitain, at ang pangitain ay patungkol sa katapusan. Ang inyo pong katanungan, ano po ba ito? Nangyari na o mangyayari pa? Ating ipagpatuloy ang pag-aaral. Daniel 8:14. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy, malilinis ang sanktuaryo. Ang sabi, mahal ko mga kapatid, after 2,000
and 300 days or years in the Bible prophecy, ang santuario ay malilinisan. At alam nyo ba ang paglinis ng santuario? It means that is judgment. Ang sabi po sa atin, ang pangitain ay nauukol sa 2,300 mga taon. Ang unang katanungan dyan ay, kailan ito nagumpisa? Ano ang mga pangyayari? At ano naman ang mga naging katapusan ng pangyayari at darating pa? Kailan ito magpanimula? Pangyayari sa gitna at ano at kung paano ang pagkatapos? Bago natin tunghayan, kapatid, narito po ang isang prinsipyo sa Biblia. Sa Biblia, ang isang araw sa hula ay katumbas ng isang literal na taon. Ibig sabihin, one day, one year sa Bible prophecy. Halimbawa po, Ezekiel 4:6, bawat araw ay pinakaisang taon aking itinakda sa iyo. Sa aklat ng Bilang, Kapitulo 14:34, bawat araw ay isang taon. So ang ibig sabihin, 2,300 ka mga araw sa hula, ay literal na translation po dyan ay 2,300 years, literal years, or 2,300 araw sa hula, ang ibig sabihin, 2,300 taong literal sa ayon sa Biblia. Sample, kung sinabing 7th weeks, so 70 weeks, pero meron din pong 7 times 7. 70 weeks po yan. 70 weeks times 7 days, kasi sa isang linggo ay 7 araw, equivalent 490 years. I-check na lang po nyo yan, hindi yan 7 weeks, 70 weeks. Yun po ang sinabi ng Biblia kasi 70 sanlinggo. Pag sinabing 7 po, 70. 70 sanlinggo times 7 weeks, 490 years. So ibig sabihin po, 2,300 days sa prophecy, ibig sabihin 2,300 years, literal years sa prophecy. So I hope nakakuha po kayo ng idea diyan. Isa pa, kailan nagsimula at natapos itong 2,300 ka mga taon? Ito, kapatid, ang templo ng Jerusalem na napakaganda kong inyong silayan. Pero ito po ay nasira. Itong sangtuaryong ito ay nabasag at dinala pang bihag ang mga Hudyo patungong Babylonia. Sinalakay ito nila at nung sinalakay, sinunog pa. At nung nasunog ito, mahal kong mga kapatid, ay lubhang laking lungkot at gulat ng mga Hudyo. Pero bagamat nasunog ito, nasira, may hula naman ang aklat ng Daniel na muling maitatayo itong kanilang nasirang Jerusalem. At ang pagtatayo, kumplito. Ito po ang sabi. 925. Ang inyo po kasing tanong, 924. Ang ating kasagutan ay dito sa 925. Ito'y matatayo uli. Pag sinabing maitatayo uli, dati na yung nakatayo, nasira lang, kaya ginamit ang uli, kasi tatayo uli. Okay? Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatid bagay sa mga panahong mabagabag. Bakit po mabagabag? Habang itinatayo kasi nila ang mga ito o ang templong ito, mahal ko mga kapatid, grabing gulo. Talagang napakagulo. Kaya po kung tayo nasa gawain ng Panginoon, kahit kapareho mo pang manggagawa, kapareho mo pa sa pananampalataya, minsan kaiba ang kaisipan. Hindi po talaga sa lahat ng panahon ay talagang ganun na lamang kasmooth. Kaya ang sabi po, maitatayo itong muli. Ayon sa Biblia, sinabihan po tayo na ito po ay maitatayo. At ayon sa pagkasabi sa atin ng kasulatan, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, kumplito, may kuta at lansangan. So muling naitayo ang temple. Ang tanong, ano ang significant nito? Gaano ito kahalaga sa kasaysayan? Ito kasi, nasira, sinunog, naging bihag. Bumalik sila ayon sa propesya, 70 years.
At nung nakabalik po sila, mga kapatid, itatayo nila ang templong nasira, nasira. At kailan ito nangyari? Ito po, ayon sa Isra 7, talatang 13, ang utos upang ibalik at itayo ang Jerusalem ay inilabas noong 457 BC. Ay ang sabi ng Biblia na ang templo ay itatayo, ito ang palatandaan umpisa ng 2,300 days or years in the Bible prophecy. Halimbawa, Daniel 9 verse 24, 70 linggo, kaya nga po 70 weeks, yan po sinabi ko, 70 linggo ang ipinasya sa iyong mga tao. Ano yung 70 linggo? Sa isang buwan, may 4 linggo. Pero 70 weeks ang itinalaga ng Diyos sa bayang Israel. Ang kanilang pagkapili ay gayon na lamang. Ang paging mahal sila ng Panginoon, gayon na lamang. Kailang talagang sadyang matitigas ang ulo at suwail ang mga ito. Ang Panginoon mismo ay nagbigay ng tagal para sa kanila. At ang pabalita ay maipaabot sa lahat ng taong ibig tumanggap ng kaligtasan. So ang sabi po sa atin, 70 linggo ang ipinasya ng Diyos, hindi ng tawa, para sa kanyang bayang Israel. Ito ang sabi. 70 linggo ang ipinasya para sa iyong bayan. Ang 70, i-times mo ng 7 days sa isang linggo, equals 490 years. So ang katanungan na naman dyan ay ito. Kailan nag-umpisa ito? Ito po, kapatid. Kunting diagram. Ang templo ay nasira at itinayo umpisa noong 457 BC. Anong ibig sabihin ng 457 BC? Before Christ, hindi pa pinanganak ang Kristo, sinabi na na darating ang panahong maitatayong muli. Kailan nag-umpisa? 457 BC. So ang ibig sabihin lamang, galing sa 457 BC, noong 27 AD, Anno Domini, pinanganak na si Kristo dyan, o after death of Christ, o yun pong sabi, Anno Domini, si Christ naman ay pinahiran sa pamagitan ng bautismo. So galing sa 457 hanggang 27, mayroon pong tagal na 483 ka mga taon. Ang tawag po niyan ay numbers of years. Number of years. So 69 weeks lang po yon. Pero ang sabi ng Biblia, 70 weeks. Ito po yon. Noong 27 AD, bininyagan si Kristo Jesus sa ilog ng Jordan sa pamagitan ng kanyang pinsang si John. Galing 27 hanggang 34 AD, may ipapalabas ko po yan, 1 week po yon. Ibig sabihin, 1 week, 7 years. Kasi ang 1 week, 7 taon. So, 7 days, 7 years. Ang 7 years, 1 week, kasi 7 days lang, ang isang linggo, ang araw, meron siya. So, 1 week, plus 69 weeks, 70 weeks. Tama lang po ang sinabi ng Biblia na 70 linggo. At noong 27, binanyagan po si Jesus Christ. Lucas 3:1-21. Nang 15 taon ng paghahari ni Tiberius Caesar, dito po sa panahong ito, nabinyagan ang ating Panginoong Jesus. So, ganito ang sumada. Ang 15 taon ni Tiberius Caesar ay tamang-tama noon po ay 27 AD. Jesus ay nabautismuhan sa ilog ng Jordan. Hinulaan ng Biblia na siya po'y bautismuhan. Hinulaan ng Biblia na ang bautismo niya ay pagpahid ng kataas-taasan. Sinabi po sa atin na sa kalagitnaan ng sanglinggo, siya po ay mamamatay. Bagamat noong 27, siya po'y bininyagan. Sabi ng Biblia, kalagitnaan ng sanglinggo. Ang intindi ng iba, ang kalagitnaan ng sanglinggo sa ating kalendaryo, Miyerkules. Sa kalagitnaan ng sanglinggo, ang Kristo'y mamamatay. So ang kanilang kaisipan,
si Kristo ay namatay Miyerkules. Mali po. Pag sinabing kalagitnaan ng Sanlinggo, isang linggong ministeryo ni Jesus Christ. Hindi yung one week na Sunday to Saturday ang tinutukoy. Isang linggo o one week ministry ni Jesus Christ. Equivalent ang one week kasi may 7 days ang one week, 7 years. Sa kalagitnaan ng 7 taong ministeryo ni Jesus Christ, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, ang Kristo ay mamamatay. Ang mga terminong ginamit doon ay ang pinahiran, masusugatan, mamamatay, at ang paghandog, ipapatigil. So nangyari po noong 31 AD, yan po, nakita nyo, 31 AD, ang Kristo ay ipinako sa cross sa kalagitnaan ng kanyang ministeryo. So galing 27 to 31, mayroon pong 3.5 years na ministeryo si Jesus Christ at siya ipinako after nito. Ang kalagitnaan pa ng isang Sanlinggo o kalahati nito na 3 years and a half, so 3 years and a half o 3.5 plus 3.5, 7 years or 7 days or 1 week is the same. So ito ang nangyari, Daniel 9:27. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang linggo. So ano daw? Ang tipan, pangangaral, ay kanyang pagtitibayin sa loob ng isang linggo. Hindi po pwede kapatid no one week lang na literal one week ang Kristo po mangaral. Sobra naman din yung kanyang pagtuturo. Pabalik-balik lang sa Galilea, Jerusalem, patungo po ng Jericho, patungo sa Samaria, pabalik. Hindi one week yun. Pag sinabing one week sa kalagitnaan ng Sanlinggo, siya ay mamamatay. Ibig sabihin sa ministry niya, within 7 years, si Kristo po, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, mamamatay. Ito pong sabi, at pagtitibay niya ang tipan sa marami sa isang Sanlinggo at sa kalahati ng Sanlinggo. So, kalahati, no? Sa isang Sanlinggo at kalahati ng Sanlinggo. So, kalahati ng one week, di 3.5, ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. Nangyari kapatid, sa bagong tipan, ang Kristo ay kinutya habang hinubaran, ipinako sa cross. At alam nyo kung ano pong nangyari? Siya'y namatay. Kumulog, kumidlat, yumanig ang lupa. For the first time sa history ng mga Hudyong nagandog, ang tupa tumalon galing sa dabana. Tumalon. At pagkulog kidlat, nahati ang napakalaking kurtina o tabing ng santuario. Yan po yon. Marcos 15:38. At ang tabing ng templo ay nahapak na nagkadalawa mula sa itaas hanggang ibaba. So kung atin pong pansinin, ito po'y nahati. Noong ang Kristo, noong 31 AD, siya ay namatay. Ipinagpatuloy ang ministeryo hanggang binato si Esteban noong year 34. At noong binato si Esteban noong year 34, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, yon po yung pagkatapos ng 70 weeks or 70 Sanlinggo. Bakit? Ito po ang ibig sabihin. Hinapak ng saserdote na kataas-taasan ang kanyang damit saserdote. Marami pong meaning yon. Pag-iwalay sa Diyos, hindi pagtanggap sa mensahe ng Diyos, at talagang kanyang pinunit ang karapatang maging saserdote ng Diyos. At dito po namarkahan ang puntong ito na natapos ang 70 weeks. Atin pong pansinin. Noong 457 BC hanggang 27 AD, binyag ni Kristo, yan po ay 69 weeks lang po o 69 ka mga Sanlinggo ng hula. Kailang galing 27 hanggang 34 AD hanggang binato si Esteban sa chapter 8 ng mga gawa, 1 week po yon. So 69 weeks plus 1 week, exactly 70 weeks or 70 Sanlinggo.
ang 70 sanlinggo, i-times mo sa 7 days in a week, meron pong 490 years in the Bible prophecy. Now, Daniel 8:14 kanina, 2,300 days or years in the Bible prophecy. Ibig sabihin lamang, ang 2,300 years in the Bible prophecy, minusan mo ng 490, may natira pang 1,810 years in the Bible prophecy. So, ano ang mga nangyayari sa panahong yaon? Atin pong tunghayan ang malawak-lawak at medyo malapad-lapad na tinatawag nating diagram para po maunawaan ng lubos. Ito po yon. Ang 2,300 days or years in prophecy ay nag-umpisa noong 457 BC again, noong itinayong muli ang templo ng Jerusalem. At nakumplito ito noong 408 or 408 before Christ. So galing sa 457, tumatakbo ang mga taon hanggang 408. Ito po ay 49 years. Yan ang pagkakumplito ng templo ng Jerusalem. Noong 27 AD, si Kristo Jesus ay bininyagan sa ilog ng Jordan. Sabi naman po ng Biblia, 9:25 sa kalagitnaan ng sanlinggo, ang Kristo ay mamamatay at yan ay taong 31 ang Kristo'y ipinako sa cross. Ang sabi ng Biblia, isang linggo niyang pagtitibayin ang mga paghahandog at iba pa, at nangyari mga kapatid ay noong 34 ang mabuting pabalita ipinangalat sa buong mundo. Sa panahong ito, mahal ko mga kapatid, ipinangaral ang salita ng Diyos. Sa panahong pong ito, ang first martyr ng bagong tipan ay si Esteban. Namatay siyang may kagalakan sapagkat nakita niya ang Panginoong di nakita ng iba, na ang kanya pong kamatayan ay talagang trahedya. Pero kapatid, tama lang ang sinabi ng Biblia na one week, kaya 27 to 34 minus 27, mayroon pong 7 years Christ ministry dito sa lupa, umpisa nung siya ay nabinyagan. So mayroon pong 1 week or 7 years. Galing 457 BC, pagtayo ng templo, hanggang 34, mayroon pong tagal na mga taon na 490 years. In short, yan po yung 70 weeks. So 70 times 7, equivalent to 490 years in the Bible prophecy. Clear po ba, mga kapatid? Mag-message po kayo sa akin na kung clear sa inyo, hindi ha? Then, ang 2,300 years in the Bible prophecy, kung minusan po ninyo ng 490 years na nakain na sa kasaysayan, ay mayroon pa pong natira buwat sa 34 hanggang 1844 na 1,810 years. Ang kasunod na katanungan, ano naman ang mga nangyayari sa panahong ito? Ang nangyari po sa panahong ito, dito po nangyari ang First Sunday Law na idiniklara noong Marso 7, 321 ni Emperador Constantino. Ang linggo ay naging pangili na ng mga pagano. Ang linggo ay kinikilala na, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, na araw ng kapamahingahan. Ang lalabag dito, huwis ni Kutsilyo, kamatayan. So nangyari ang First Seven Law o First Sunday Law ng lahat ng tao dapat mangilin sa araw ng linggo. Natandaan niyo po ha, walang Kristiyanong nangingili ng linggo, pero batas ni Constantino, Marso 7, 321, na ang linggo ay ipangilin, nangyari nga. Napangalawan pa noong 336, idiniklara sa konsilyo ng Laodicea na ang kabanalan ng Sabado ay inilipat nila sa araw ng linggo. Lalo tigit sa panahon na umupo ang una at kauna-unahang Pope, si Virgilio, bilang Santo Papa. Kailan? Noong 538 AD. Pero ang sabi ng Biblia, ang paghahari nila sa loob lamang ng 1,260 years. Kamangha-mangha talaga ang prophecy ng Biblia. I love the Bible prophecy so much. Ang kapapahan, kahit basahin mo pa mga kapatid, sa Encyclopedia Britannica,
Encyclopedia Americana, sa World Almanac and the Book of Facts, mga Ferraris Ecclesiastical Dictionary, kahit pa po sa mga Corpus Juris Civilis Codicus Libro Titulo 12 at 13. Ating mabasa na ang kapangyarihan ng Papa sa Roma nag-umpisa noong 538 noong kanyang kumpletong nagapi ang Heruli, Vandals, and Ostrogoths na mga Karyan. 538, Sevilla ang pinakaunang Santo Papang umupo sa trono na ibinigay ni Emperor Constantino kasama ng sitro at kapangyarihan niya. Pero ang sabi ng Biblia, 1,260 years lang or 1,260 mga taon ang kanilang paghari at pamamayagpag sa lupa, pagkatapos niyan sila'y masusugatan. In short, matigil ang kanilang kapangyarihan in due time. Nangyari noong 538 na iluluklok ang unang Santo Papa, ngunit noong nagkaroon ng French Revolution noong 1798 sa utos po ni Napoleon Bonaparte, hari at imperador ng Pransya, kanyang pinahuli si Pope Pius VI at ibinilanggo sa Valence, France. Noong 1798, nagtayo sila ng panggobernong hiwalay sa pangreliyoso. So, yung 1798 from 538, mayroon pong 1,260 years. Kapatid, basahin mong Biblia, basahin mong world history, ang mga encyclopedias at iba pa, wala nang kapangyarihan buwat ng umpisa hanggang 1798 na nagahari sa tagal ng 1,260 years. Walang iba, kapapahan lang po. So noong 1,260 years, nangyari ang kanilang kapangyarihan. Now, buwat noong 34 AD, nangyari ang First Sunday Law 321, nangyari ang kapangyarihan ng kapapaan umpisa, 538, natapos noong 1798. Naibalik lang po ang kapangyarihan ng Papa sa Roma noong March 10, 1925, sa utos po ni Benito Mussolini at ni Cardinal Gasparri, sila po ay nagpirma ng Concorde na ibalik ang kapangyarihan ng Santo Papa, at naibalik nga. At hanggang ngayon, nagilalas ang buong mundo sa kanyang kapangyarihan at katanyagan. Dito ating makita, 1798, natapos ang kanyang kapangyarihan. At noong 1844, ang akala ng maraming mga Kristiyano, ang Kristo'y darating, ngunit hindi dumating. Ito'y tinawag the Great Disappointment. Buwat noong 457 hanggang 34 AD, tumakbo ng 490 years. Buwat noong 34 AD hanggang 1844, tumakbo ng 1,810 years. 490 years plus 1,810 years, bumagsak, mga kapatid, exactly, ito po ay 2,300 days or years in the Bible prophecy. Ang tanong mo kanina, brother, ay patungkol sa prophecy, Daniel 9:24, buwat noong 457 na natapos noong 34 AD, patungkol po ito sa pagtayo ng Templo ng Jerusalem, patungkol po ito sa pagpahid sa Misayas sa pamagitan ng bautismo, at pagkamatay ng Misayas doon sa krus ng Kalbaryo, at noong 34 AD, binato si Esteban siyang markation line na kung saan ang pabalita, John 3:16, ay pangbuong sanglibutan. Sa halip at disinsanay, ang plano ng Diyos ay ang mga Hudyo ang gagamitin upang ang pabalita ng kaligtasan maipabot sa mga tao. Kanila pong ginawang exclusive ang kaligtasan. Sipin mo ang isang taong hindi Hudyo dumaan tapos naninuha ng pagkain, itapon na kasi marumi. Paano mo maipaabot ang pabalita niyan? Kahit pa 10,000 taon, 1,000,000 ka mga taon, hindi mapaabutan ng pabalita ang maraming tao. Bakit? Eh, pangungumusta, di nga eh. Pagbisita, ayaw nga. Kausapin, hindi. Eh, paano mo mapabot ang pabalita? Buwat po noon, ang pabalita ay ipinangaral na sa buong sanglibutan. Ang mga Hudyo tulad ni Apostol Pedro, nangaral sa mga hintin. Lalo tigit sa kapanahon ni Santiago at Apostol Pablo, Timoteo, Santiago at marami pang mga apostoles. Of course, una, ang mga alagad ay nangaral sa mga kapwa Hudyo.
Pagkatapos po noon, sila din po ay nangaral sa mga hindi kapwa Hudyo. Ibig sabihin sa mga hintin. So buhat noong 34 AD hanggang 1844, mayroong 1,810 years, 490 plus 100, 1,810 years is equivalent to 2,300 days in the Bible prophecy. Diyan po naubos ang 2,300 days. Ang inyo pong katanungan, kapatid, buhat noong 457 BC hanggang 34 AD, nangyari at naganap ang Daniel 9:24. So, ang inyo pong tanong, ito ba'y nangyari na o darating pa? Ang sagot, nangyari na po ang hula ng Biblia. So, atin pong kalimutan itong dito banda sa 1,810 years. So, ito po yon ang tinutukoy ng inyong katanungan sa loob po ng 490 years or 70 linggo, ang inyo pong katanungan ay sinagot, dito po nangyari at naganap. Kapatid, napakadali ko pong sagutin ang inyo pong katanungan. Kaya lang, ang akin lang pong doubt, maunawaan po kaya ninyo agad. May kahirapan din po ito. So akin po talagang ginastusan ang panahon para hindi lang po kayo ang malinawan, kundi lahat ng nakikinig ngayon kung gaano kalinaw at kaganda ang prophecy ng Biblia. Yan po ang 490 years in prophecy na sinabi ng Biblia. So Brother Adrian Mabida, Mabida po pala ito. Yan po ang kasagutan ng inyong katanungan. Nangyari na po ba ito o mangyayari pa? Ano po ba ang ibig sabihin siguro po nito? God bless you, Pastor. So, marami pong salamat. Kapatid, tayo po'y dadako sa isa pong special song bago po nating sagutin itong kalawang katanungan na ang sabi Pastor Dison, salamat sa Diyos at mayroong programa na katulad nito. Pinakikinggan ko din kayo sa pag-aralan natin ministry. Gusto ko po malinawan tungkol sa hula daw ng Seventh-day Adventist Church na hinulaan daw, hindi siguro to, daw nito na darating ang Kristo noong 1843. Ito ay nabigo ngunit inulit pang hinulaan at failure na naman ang Adventist noong October 23, 1844. At ang nanghuhula nito ay si Ellen G. White. Yan ang sabi sa akin noong mga dating daan na pumarito sa bahay ko. Gaano po ba ito katotoo? Bakit ganon? Kung ano ang sasabihin po ninyo, yon ang paniniwalaan ko po. Well, salamat po, kapatid, kaibigan. Bagamat kayo hindi pa po, 70 Adventist kayo po naniwala. Pero ang akin pong katuwaan ay, hindi lang sapagkat kayo makinig sa akin. Hindi sapagkat nakikinig kayo sa akin sinasabi. Pakinggan po ninyo sapagkat yan ang sabi ng Biblia. I give all credits to God. Who am I? Na i-collect ko lahat ng credits na yan. Okay? Kung ano ang sasabihin po ninyo, yun ang paniniwala ko po. Nakita ko ang katapatan mo sa pagsagot sa mga katanungan kasi pagpalain po kayo ng mahal na Panginoon. Hindi naman sapagkat tayo nagpapalaki ng ating puso, tainga mga kapatid. Ito pong masabi ko sa inyo. Malimit sa nangangaral, walang PowerPoint na katulad nito. Pero bakit ko nilagyan ng PowerPoint? Una, marinig na ninyo yung explanation ko. Ikalawa, mabasa niyo uli ang katanungan niyo. Ikatlo, makita at mabasa ninyo ang pagpapaliwanag ko na kayo mismo ang makakita at makabasa, mas marami ang retention sa atin pong memory. At pwede po niyong ulitin yan at kopyahin sapagkat yan po'y para sa inyo. So ito pong inyong katanungan, Brother Orly San Pascual ng Cavite, sasagutin po natin pagkatapos po ng bilang ng awitin po, Your Grace Still Amazes Me. Tama ba ito? Nasaan na yung awit mo kanina? Now is the day of salvation. Kasi yung awit na yun parang kagabi yun eh. Ito po mga patid, atin pong pakinggan. The day of salvation. Today, sinner without hesitation, pray.
Christ will hear you. Christ is near you, though you've gone astray. Now is the day of salvation. Let him wash your sins away. Now is the day of salvation. Today, sinner without hesitation, pray. Christ will hear you, Christ is near you, though you've gone astray. Now is the day of salvation. Let him wash your sin away. Let him wash your sin. Wonderful song. Now is the day of salvation. Ang katanungan ito, mga kapatid, ay talagang napakaganda. Lagi po akong na-challenge nito. Actually, ang nagturo nito si Soriano sa kanyang mga membro. Iginagalang ko ang kanya pong pangangaral. Pero honestly, 100% di ako natutuwa na ang tinuturo niya sa kanyang mga membro, kayong mga membro po, mali-mali na information. Ang nakakalungkot lang, kahit turuan mo ng tama, hindi nakikinig doon talaga sa mali. Una sa lahat, wala naman akong pakialam kasi hindi naman tayo magkakapatid. At hindi naman po talaga ito sa pilitan. Akin lang pong kinalulungkot kasi yung mga taong gustong maligtas at gustong maalaman kung anong totoo, nakakalangan ng mga mali. Si Mr. Soriano, ang akin pong narinig, napanood, na sabi niya, pagkasama-samang babae talaga ito si Ellen White. Bula ang propeta. Doon ko nasabi na, bakit kaya? Kasi sabi raw ni Ellen White, sabi pa niya, itong mga sabadista na Seventh-day Adventist, hindi madala-dala, hula ng hula, na si Kristo'y darating October 22, 1844. Una nga, 1843. Na failure. Ba nag-try na naman, di madala-dala. Ginawang October 23, 1844. Hindi dumating ang Panginoon. Kaya anong tawag mo sa mga Seventh-day Adventist na yan? Ang kanilang mga pastor, mga bulaang propeta, kita mo lahat ng mga pastor naging propeta tuloy, bulaan pa. Sabihan niyo ang mali-mali ang sinasabi ko, kung di po totoo yan. Pero kung ako sa inyo, kayo mismo ang manood. Tingnan mo kung yung sinasabi kong ito tama ba. Binanggit pa niya yung mga saksi ni Jehova at iba pa na mga nagsipaghula din daw. So ang kinalalabasan siya talaga ang tama lamang. Lahat mali na. Well, kanya-kanyang ignorante yan eh, sabi pa ng iba. Pero dito sa atin, hindi po yung sariling atin ang masusunod. Yung sa Panginoon, of course. Gusto ko pong marinig mo, Mr. Orly San Pascual ng Cavite, ang kasagutan sa bagay ito.
kahit kailan hindi totoo itong sinabi ni Mr. Soriano. Direkta ko pong sasabihin sa inyo, si Soriano, napakasinungaling na tao talaga. Kayong mga dating daan, huwag kayong makinig lamang sa sinasabi ni Mr. Soriano. Noon ang sabi ko, anong malay mo kung mali ang sinasabi niya, di mali din natanggap mo? Ayoko nang sabihin niya ngayon, anong malay mo? Wala ka talagang malay, mali-mali na nga ang tinuturo niya. Ang gawin mo, suriin mo. Bakit? Gumastos ka ng pera, gumastos ka ng panahon, gumastos ka ng pananampalataya, sumuporta ka, pinaniniwalaan mo yan. Tapos mamukat-mukat mo'y mali-mali naman pala. Ito pong masabi ko sa inyo. Lahat ng dating daan na nakikinig ngayon, sundan ninyo itong aking sasagot, isasagot sa katanungan. Di ba mamumulat kayo? Huwag nyo po din namang paniwalaan lang ang sinasabi ko. Ang ibig sabihin ko po, isearch nyo po rin sa encyclopedia tulad ng Wikipedia. Kung totoo ba yung sinabi ni Mr. Soriano, pakinggan nyo po ang kasagutan. Focus tayo ha, na si Ellen White daw ay nanghula 1843, di nadala, humula uli 1844. Yan daw ay propeta ng mga Seventh-day Adventist. Talagang Mr. Soriano, mali talaga. 1843, walang Seventh-day Adventist. 1844, walang Seventh-day Adventist na katulad namin. Lalo tigil, 1843 or 1844, wala pang ipinanganak at wala pang Ellen White. Bakit? Si Ellen at saka si James White, ikinasal lang sila 1846. Pakita ko sa inyo ang kanilang marriage contract o marriage certificate. At pwede nyo po yung i-search sa i-google ninyo. When was the wedding day, okay, of Ellen and James White of the Seventh-day Adventist? Titingnan nyo doon, lalabas pati yung mga certificates nila. I-google nyo. Kaya yung sabihin nila na 1843 ang Seventh-day Adventist ng hula, 1844 di pa rin nadala, Seventh-day Adventist uli ng hula, at ang nanghula si Ellen White, kasinungalingan yung sinasabi ni Mr. Soriano. Bakit po? Wala pa ngang Seventh-day Adventist noon. Si Ellen White noon, dalagita pala, 15 years old pa lang, 1843. O, ito, tingnan natin. Yan yung lalaking katabi niya, si James White. Yan po si Ellen White. May edad na rin po siya dyan. So, ito po si Ellen White. Who was Ellen G. White? I-type nyo sa inyong wikipedia.org with Ellen G. White. Yan, i-type nyo yan kasi yan ang tinype ko eh. Who was Ellen G. White? Ito po, Ellen Gold White, November 26, 1843, ipinanganak. July 16, 1915, namatay. Minusan mo daw ang 1843 ng 1827. Wala pa sa ni 20 years old niyan. Tapos sabihin mo, nang hula na. Mali. Ito yung tatay nila. Si Ellen White was born on November 26, 1827. Meron silang ama na ito po si Robert Harmon at meron siyang twin na si Elizabeth. Okay? Ipinanganak sila sa Guamain to Hubert at Robert and Eunice Harmon. They were the youngest of 8 children. So si Ellen White, youngest. Oh, they were youngest, silang dalawa, no? Marriage and Family ni Ellen White. Ito ha, Marriage and Family. Sometime, akin na pong tinype dito kasi doon sa bandang itaas, maliliit eh. Pero pwede po nyo yan hanapin. Sometime in 1845, Ellen Harmon, hindi Ellen White ha, 1845, Ellen Harmon, 1845, 1 year after, one to two years after ng Great Disappointment. Kasi 1843 minus 1845 minus 1843, 2 years. Unang hula daw. So 1844 na hula, failure. 1845,
Ellen Harmon, ang pangalan niya hindi Ellen White. Ellen Harmon came in contact with her future husband, James Springer White. So kailan po? 1845, 1 year after ng disappointment. A Millerite to become convinced that her vision were genuine. A year later, James proposed. So a year later ng 1845, 1846, si James nag-propose na magpakasal kay Ellen White. Saan? Portland, Maine. Kailan? August 30, 1846. Si Ellen Gold Harmon, saka pa lang naging Ellen G. White. Naintindihan mo ba yan, Mr. Soriano? Noong August 30, 1846, saka pa lang sila ikinasal. So ano ang iyong pwedeng palabasin? 1843, Ellen White na siya. 1844, Ellen White na siya. 1845, Ellen White na siya. E 1846 nga sila ikinasal. Nagkita lang sila noong 1845. Nag-propose after a year si James White at nagpakasal sila that year, 1846. Ito ang certificate ng kasal nila o yung ano, o, certifies. This certifies that Mr. James White and wife Ellen G. Harmon of Portland with, ano yan, this day joined in marriage according to the, ano ba yan, labs ba yan? Then, yan po, pinirmahan. Yan po yung kanilang marriage certificate. Okay? Kailan sila ikinasal? August 30, 1846. Kaya masakit talaga sa kaluuban ko, sa totoo lang. Masakit sa kaluuban ko na ang itinuro nitong Mr. Soriano, itinuring pa naman ng mga membrong tagapagsalita ng Diyos ng kataas-taasan na nagsasabi ng puong katotohanan. Eh after all, kung suriin mo naman, wag lang mag-close-minded, mali-mali naman ang itinuturo ni Soriano. May gana pa ba naman kayong sabihin pa nyo sa iba, 1843, 1844, nang hula si Ellen White, ng Seventh-day Adventist? Pagkalaking mali. Sample, ha? Baliktan na tayo. 1846 was married to James White, si Ellen White. 1843, minusan mo ng 1843 or 1844, yung 1846 minusan mo ng 1843, 3 years gap. Okay? Or 1846 minusan mo ng 1844, may 2 years gap. Saka pa lang siya naging Ellen G. White, nakilala ang kanyang mister na si James White. Mahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Point number 1. Ellen G. White was not married yet with James White noong 1843. Ellen G. White was Ellen Gold Harmon yet by 1843. Ellen was 16 years old of age by this year, 1844 or 1843. Dalagita pa lang, early teen pa lang po yan. No Seventh-day Adventist Church member yet at this time, by this time. Wala pa pong Seventh-day Adventist noong 1843. Ellen White was not a Seventh-day Adventist member, no is day by the time yet. Anong ibig sabihin, kapatid, kaibigan? Wala pang Seventh-day Adventist, ni Ellen White nga, wala pang alam tungkol sa Sabado. Bakit po? Noong 1846, sa honeymoonial period sana ng mag-asawang Ellen at James White, siya po, o silang dalawa, ay nagpa-Bible study kay Joseph Bates patungkol sa doktrinang sabat ng Biblia. Nauna pa nga sila ni Joseph Bates pagkaalam sa sabat kaysa kay Ellen White. At wala pang Seventh-day Adventist Church just like our church. Halimbawa po, ito yung tatlong mga anak na lalaki ni Ellen White at James White. Tingnan nyo po, 1846, ay nyo rin pong i-type yan sa Wikipedia. 1846, they studied the tract of Joseph Bates. No, hindi pala si Joseph Bates ang pangalan. Ellen G. White was not a Seventh-day Adventist yet by the time, 1846. Ito, sa baba, yung underline na kulay yellow.
During the first few weeks following their marriage, James and Ellen gave earnest study to a 46-page tract published by Joseph Bates in New Bedford, Massachusetts. The tract entitled Seventh Sabbath set forth biblical evidence for the sacredness of the seventh day. So kailan lang po sila po nag-aral? 1846. Tapos may gana si Mr. Soriano'ng magsabing 1843 nang hula na si Ellen White? Mali-mali talaga. Kayong mga miyembro nakakalungkot. Bakit po? Paniwalang paniwala talaga kayo. Ito ay type nyo sa Wikipedia. Yang kulay pula sa itaas na may sulat na puti, yan ang itinype ko sa Wikipedia. Ito ay yung pagka-type ko. Did Ellen G. White prophesy that Christ will come October 22, 1844? Okay? Ito ang lumabas. Great disappointment from Wikipedia, the free encyclopedia. This article is about religious history. Yan pong lalaking nakakulay itim dyan, yan po si William Miller. Isa pong Baptist preacher. Ito pong lumabas. Sa tanong kong, did Ellen G. White prophesy that Christ will come October 22, 1844? The great disappointment in the Millerite movement was the reaction that followed Baptist preacher William Miller's proclamation that Jesus Christ would return to the earth by 1844. So, sino pong tinutukoy dito? Si William Miller, hindi si Ellen White. What he called the Advent. His study of Daniel 8 prophecy during the Second Great Awakening led to the conclusion that Daniel's cleansing of sanctuary was cleansing of the world from sin when Christ would come. And he and many others prepared, but October 22, 1844 came and they were disappointed. The event paved the way for the Adventists who formed the Seventh-day Adventist Church. They contended that what had happened on October 22 was not Jesus' return, as Miller had thought, but the start of Jesus' first work of atonement, the cleansing in the heavenly sanctuary leading up to the second coming. So yung October 22, 1844, hindi po si Ellen White ang nag-prophesy. Ang nag-prophesy po, walang iba, kundi si William Miller. I-type nyo po yan. Na ngayon, maniniwala pa ba naman kayo na si Ellen White pa rin ang nanghula? Kung yan pa rin ang inyong panghawakan at paniwalaan at patawa-tawa ka pa, abay, hindi talaga kaligtasan ang iyo talagang hanap. Ang iyo lang, meron ka lang ipaglalaban. Ang sa iyo lang, meron ka lang talagang masabi. At makutya marahil pa. Pero hindi kaligtasan ang habol mo. Kapatid, sa lupang ibabaw, wala nang pinakamahalagang bagay na dapat mong pagtuunan ng pansin. Kaligtasan mo na. Okay? So, akin lang pong nililinaw, ha? Noong 1844, October 22, hindi po si Ellen White, kundi po si William Miller. Okay? Isa pong Baptist preacher. Pero noong October 22, 1844, galing sa iba't ibang grupo, bumuo sila ng grupo, wala pang pangalan din. At wala silang pangalan, pero patuloy nag-aaral at iba pa. So ang tanong ay, ano ang nangyari? Ito po ha, great disappointment Adventism William Miller. So isa po siyang Baptist preacher na nagsabing si Kristo ay darating October 22, 1844. Hindi nangyari yon. Great disappointment Adventism William Miller. These events paved the way for the Adventists who formed the Seventh-day Adventist Church. So makita nyo po, pagkatapos ng great disappointment, kanila pong finorm ang Seventh-day Adventist. Kailan po ito naging official? At kailan lang po sila natawag na Seventh-day Adventist? O, i-type nyo ulit sa Wikipedia. Itong lalabas, oh. People ask, Advent preacher William Miller. So the Millerites were members of a religious sect who became famous in 19th century America for fervently believing the world was about to end. Then the name came from William Miller, an Adventist preacher from New York State. So ano po ang nakalagay dito po? Ang tawag sa kanilang grupo, Adventist. Ang intindi naman nito ni Mr. Soriano,
na akala mo matalino, ang hindi naman pala talaga nakaintindirin. Sorry lang po, pero yun po naman ang totoo eh. Ang intindi niya kasi, ang Adventists ay Seventh Adventist. Hindi po. Ang ibig sabihin ng Adventist, naghintay sa palawang pagparito ni Kristo. Lahat ng sikta at denominasyon na naniniwala na si Kristo ay darating tulad ng Baptist, Pentecostal, UCCP, mga Mormon, o Iglesia, Catholic, tayo pong lahat ay Adventist. Anong ibig sabihin ng Adventist? Ang ibig sabihin ng Adventist po ay nag-antay sa kalawang pagparito ni Kristo. So lahat ng sikta at denominasyon na naniniwala na si Kristo po ay darating, yan po ang tawag Adventist. Pero hindi po sila Seventh Day Adventist. Adventist sila, pero First Day. Kasi ang mga born again, Baptist, Pentecostal, UCP, Mormon, Iglesia, Iglesia Catholic, at iba pa, sila po kung sumamba, Linggo. Kaya anong klaseng Adventist sila? Adventist, unang araw, Sunday. Kami, Adventist, ikapitong araw, Sabado. Kaya nga tinawag Seventh Day Adventist Church. Si William Miller, Adventist, pero hindi po sa Seventh-day Adventist. Sana naintindihan nyo. Walang pinagkaiba sa salitang Catholic. Ang Catholic, ibig sabihin po ay universal. Baptist, universal. Pentecostal, Seventh-day Adventist, universal. Pero, hindi ibig sabihin Catholic ay i-claim na Roman Catholic. Iba ang Romano Katoliko sa Katolikong kahulugan na universal, kaibigan. Sana naintindihan nyo. Okay? Halimbawa, pag sinabing Christian, hindi po Katoliko-Romano lang. Baptist, Christian. Seventh Adventist, Christian. Pag sinabing Christian, yan po ang pangalang kabuuhan na naniniwala kay Kristo. Pero iba't ibang klaseng Kristiyano. Adventist, yan ang kabuuhang tawag sa lahat ng mga sikta at denominasyon na naniniwala sa ikalawang pagparito ni Kristo. Pero may Linggo, mayroon namang Sabado. So ang Adventist po, hindi ibig sabihin Seventh Adventist agad. No! Pag sinabing Adventist ba ay Seventh Adventist Church na ba agad? Ano ang meaning? Ito po, ang Seventh Adventist ay na-establish lamang noong May 21, 1863 sa Battle Creek, Michigan, United States. So kung hinulaan man na si Kristo ay darating noong October 22, 1844, menusan mo ang pagkatatag noong 1846 ng 1844, 19 years after, saka pa lang may Seventh Adventist. Tapos, ang sabi ni Mr. Soriano, ang Seventh Adventist may propeta, Ellen White, ng hula. 1843, Pelior, dinadala, inulit pa. 1844, dalang-dala. Kita mo, mga bulaan talaga. Eh, 1863 nga na itayo ang Seventh Adventist. Sino yung Seventh Adventist na 1843 nang hula? Sino yung Seventh Adventist na nang hula 1844 di pa nadala? Sabi niya. Ang totoo noon, walang Seventh Adventist na nang hula. Si Mr. Soriano lang, ang totoo po niyan, intentional niyang ginagawa. Planado niyang ginawa. Para lamang lasunin ang isip ng tao na ang lumalabas, siyang correct. Pero ang totoo, maling-mali talaga. So it's up to you na po, mahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Ang kunting kasagutang ito, mahaba po itong discussion to eh. Sana na may napulutan po ninyo ng aral. So ito po yung meaning ng Adventist. Noun, a member of any of various Christian sect emphasizing belief in the imminent Second Coming of Christ. So lahat ng mga tao na naniniwala sa nalalapit ng pagparito ni Kristo ang tawag Adventist, pero hindi lahat Seventh Day Adventist. Sa dictionary po ng Oxford Dictionary, ito po ang ibig sabihin ng Adventist. Adventist is a noun, a member of any of various Christian sects emphasizing belief in the imminent Second Coming of Christ, ibig sabihin Adventist. So doon po sa nagtatanong, Pastor Dison, salamat sa Diyos at mayroong programa na katulad nito. Praise the Lord po, kapatid na Orly. Pinakikinggan ko din po kayo sa pag-aralan natin ministry. Gusto ko pong malinawan tungkol sa hula daw ng Seventh Adventist. So
na hinulaan daw nito na darating ang Kristo noong 1843. Ito ay nabigo ngunit inulit pa, hinulaan at failure naman ang Adventist noong October 23, 1843. October 22 po yan. Hindi 23. At ang nanghula nito ay si Ellen G. White. Yan ang sabi sa akin noong mga dating daan. Yan po ang sinasabi ng dating daan. Pero ang sinasabi nila, pawang kabulaanan, pawang mali, at walang katotohanan talaga. So, malina po ba sa inyo, kapatid, kaibigan ito? Mga kapatid kong mga Adventist, at mga hindi po, mga Seventh-day Adventist, lalo tigit dyan po sa dako po ng San Jose, at si Balom Antiki, na nakikinig po ngayon, na mga kamag-anak ni Sister Osayan, kayo pong mga hindi Seventh-day Adventist dyan, I hope clear po sa inyo, na po, maaari po bang inyong i-message po ako? Okay po? Kung kayo po dyan sa Antique nakikinig, kahit saan po sa Antique, basta kayo po nandyan sa Antique na, Evangelist Dison, nakikinig po kami sa inyo pong mensahe ngayon. So, ako po'y magpapasalamat sa inyo sa bagay pong yan. So, kaibigan, hindi totoo ang sinabi ng mga dating daan. Pawang kabulaanan, kasinungalingan, walang katotohanan. Ang payo ko nga sa inyo, huwag kayong makinig at maniwala lang kasi sinabi ko, kundi, ang inyo pong gawin, walang iba. I-search din po ninyo. Kasi sino lang naman mag-type ko, may computer, ka-type lang. Bibigyan ka kagad ng information. Hindi yung galing sa bibig ni Mr. Soriano. Kasi po, ang lumalabas sa bibig niya, hindi naman lahat mali. May katotohanan din, kahit papano kunti. Halos lahat, kasinungalingan talaga. Ang kanyang mga turo, mali-mali. Liban ng mali-mali, salungatan. Pag Seventh-day Adventist ang nagtatanong, pinapatay niya agad at sinasabing, ang sampung utos, lumang tipa na yan, sa mga Hudyo na yan, wala nang sampung utos, lalo na yung Sabat. Wala na yan, pinalitan na yan. Pero kung Katoliko ang nagtatanong, lalo pa ribulto ang pag-usapan, ang sabi niya agad, nasa Ten Commandments ng ribulto at larawan ay huwag nating sambahin. Di bang liwanag niyan? Kita mo, pagkakatoliko, mabasa daw sa commandments ng Diyos ang ribulto at larawan, mang inanyuan, di pwede. O di nabanggaan. Sabi na, lumang tipan, wala na yan. Tapos itinuturo mo pa rin, tapos ginagamit mo, kumukatuliko ang kaharap. Sabi niya, sa nagtanong na isang babae, lalaki at babae, kahit hindi kasal, basta nagkaintindihan at nagkaunawaan, kasal na daw yan sa harapan ng Diyos. Mali! Bakit? Lalaki at babae magsama, binatad dalaga, ang tawag niyan fornication. Pakikiapid. Sa harap ng Diyos, hindi yan katanggap-tanggap. Pero sa ibang video ni Mr. Soriano, meron nagtatanong na isang babae din. Sabi niya, ang kasal sagrado. Dapat ang lalaki at babae ikasal. O kita mo, salungatan talaga. At marami pa na mga sinasabi niya. So, Mr. San Pascual ng Cavite, maraming salamat po sa inyo pong tanong. At mga kapatid, mga kaibigan, harinawa, naging malinaw sa inyo. Again, akin pong sinusulisit ang inyo pong pag-message sa akin. Plus, lahat na nakikinig po ngayon, akin pong iling sa inyo na bisitahin po ninyo ang atin pong YouTube account o YouTube channel. Mag-subscribe po kayo doon, mga kapatid. I-click nyo po yung bell doon para ang iba pang mga videos, makakatanggap po kayo ng mga bago. Okay? Pagka kayo po ay nag-subscribe, makakatulong po kayo sa atin pong programa. Kasi sa aking pagkaalam, pagka umabot yata ng certain hours ganon, mismo ang YouTube ay nagbibigay ng kunting, anong tawag niya, Brother Mico? Ha? Monetization program ng Facebook, anong YouTube. Okay? Monetization program nila. Ibig sabihin, nagbibigay sila ng kunting pabuya sapagkat maraming viewers. So, makakatulong po kayo, mga kapatid. Kahit hindi po kayo nagpapagpapadala ng konting tulong para sa ating pong quiz, eh sa inyo pong pag-subscribe, nakakatulong na po. Hindi naman po matagal yan, wala pa isang minuto yun eh. Madali po ninyong magawa yan at malaking tulong po yan. Okay? So, ang hamon po ng Panginoon sa atin, choose you this day. Mamili po tayo, mahal kong mga kapatid, sino ang ating sundin. Tayo po ngayon ay dadako sa atin pong hardin ng pananalangin at muli nating ilapit sa Panginoon ang atin pong mga sariling request.
Tayo po'y mananalangin. Dakila naming Amang nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat ng marami sa inyong mayamang pag-ibig, pagliligtas, pagmamahal, at pagkilos ng aming mga puso. Kayo'y Panginoon at Diyos ng aming mga buhay. Ibig naming paglingkuran at paglingkuran pa ng lubot ayon sa inyong mayamang pag-ibig. Sa inyo po aming kahilingan na ang patnubay nawa ng langit ang patuloying siyang aming mararanasan. Dakilang Ama, akin pong kahilingan na lahat ng nabanggit kong pangalan ay inyo pong idampulay ang inyong kanang kamay. Palakasin sila, Panginoon, ang dampi at patong ng kamay ng langit ay mararanasan nila na ang pagpapala ay gayon na lamang ibuhos para sa kanila. Saan man sila dadako tutungo, ang ingat ng langit ang ipagkakaloob. Ano mang nangyari sa kanilang kalusugan at sa panginaharap, ang pagpapala ng langit kanilang maranasan. Ang kanilang ama, ina, mga mahal sa buhay, sa mangdako ng sanglibutan ito'y inyong ingatan. Salamat ng marami sa inyong pagdinig, Ama. Pagpalain po ninyo ang pamilya ni Brother Junson Amican, Brother Richard Thompson, pamilya din po naman ni Brother Celso Zavala, ang pamilya, Panginoon, ni Brother Rob Somoso, bawat isa sa kanila, Panginoon. Akin din pong pamilya, ingatan, Panginoon, lalo tigit ang mga batang malayo sa amin. Ang inyo pong programang Jesus is Coming Ministry ay pagpalain, Panginoon, na ang kalakasan at ang pagpapala ng langit ang patuloy na mararanasan. Salamat ng marami sa inyong pagdinig. Ang pagpapala nawa ng langit aming maranasan tulad kala ni Ate Marlene Abiliana. Pagpalain sila, Panginoon, sa Maadabaw. Ang bawat isa, ganun po naman ang tahanan ni Brother Bert Agdo ng kanyang kalusugan. Salamat sa inyong pagtanggap po, Diyos, sapagkat lahat ito'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At mga kapatid, mga viewers, kung gusto po ninyo na mag-cross post sa ating Jesus is Coming in Ministry sa inyong FB page, FB group, pakishare ang ating live po doon. Yan po ang ating Jesus is Coming in Ministry sa SDA 28 Fundamental Beliefs Question and Answer. Huwag niyo pong kalimutan, mahal ko mga kapatid, subaybayan po ninyo ang ating pong Pag-aralan Ministry. At ito po, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, maya-maya po ay kasama natin si Brother Johnson Amican at gayon din po naman si Brother Richard Thompson. Sila po ang ating mga kasama para po, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, mapakinggan ninyo ang ating Pag-aralan Ministry. At ang topic mamaya na akin pong i-discuss, patungkol sa Newmonista, patungkol sa Newmon, Lunar Sabbath. Totoo ba ito? Yan po ang ating pag-aralan, mahal kong mga kapatid. Ako po yung kapatid kay Cristo Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Sa muli po ay nagpapasalamat sa inyo. At kung kayo po ay merong mga katanungan, suwestyon, paano po ma-improve ang ating programa, mag-message po kayo sa amin, mahal kong mga kapatid, mga kaibigan. Nandyan po ang aking Globe number, Smart number, ating Facebook account at ating YouTube channel. Marahil gusto nyong mag-message sa amin, kayo po ay aming pasasalamatan in advance. Marami pong salamat and God bless you.